Kain tayo ng marami. Oh, yayamanin na siya, di merong drone dalon. Drone, tawag nito drone. Helicopter na camera. Nagkagulo yung aking mga anakis. Oh guys, oh yayamanin yung kasal na puntahan namin. Oh, mahaba yung mga truck. Hindi pa yan ha, mahaba pa yan. Ang view, oh. The Deets. Malapit ng Mahinog. Oh, very nice yung bridal. Dito siya maglalakad sa may salamin na tiles. Diyan uupo ang bridal. Super nice. Ala, dya. Maputo yung upuan. Ako, may, ang may red glass. Kabado umupo. Baka matagusan ng white na mantel. O, diba? Ganda-ganda ng glass. Tapos, pagkita ko, bungi naman yung glass na isa. O, bungi. Malas mo, Rosana. Dito ka sa bungi na glass talaga. Pagkamalas. Ang pagkain. Diyan nakalagay ang mga pagkain. Ang pagkain, ang pagkain. Habahab na dis. Tawa ako sa glass kasi sa dami-daming glass, itong bungi pa na glass na napunta sa akin. Diyos mayo, Marimar, pagkamalas mo lang talaga, Rosana. Umayra kain. Abi kung video na tayo, kali ho jata sa. Video tayo, dali na. Oh. Doon sa beach tayo mag picture dali. Oh, achuchum kadyo. Ayusin mo yung bag. Uy, kay maputol. Ito naman si Sammy. Pagsamantala ito. Ang kadyur. Or beach. Oh, ayan. Doon marami yun eh. Saan? Oo, doon kabila. Pwede na itong kainin, no? Kainin niya, bakit hindi niya kainin? Ayun, oh, nahuhulog siya. Dali doon, kanat! Siyak ka ko. Uy, wag mo nang kainin, oy! Siyak ka ko siya. Kain na, siyak, sinahan, ano yan? O, ako naman, videohan mo, dali! Kahit malapit pwede na, ganito, sobrang malapit basta pwede. Ganito. Hi! Maganda pa ako. O, diba? Hi, Mayra! Sobra. Si Mayra. Halika na, dali!
Diyan, diyan, diyan. Sami, door to me. Sami. Oh, yung mga badge na sa loob, bawal ang camera. Kaya ako dito sa malayo. O, diba? Bye! Hindi, bye. Hindi, bye? Mm-hmm. Ang ganda ng kanilang place dito. Playground. O, playground. Para pa ng shopping. Malaki parking. Marriage hall. Marriage hall. Ito. Ito ang kinakasal ng mga mayayamanin. Hi! Welcome back to our channel, Rosana Ilias. Just in the house, guys, galing sa kasalan. Oo. Mainit ang lugar namin sobra. Ito na yung story ng kasal. Ito yung mayaman na napuntahan namin kasal. Talagang hiniheld sa venue, marriage hall, or sa dito sa salita nila is shady hall. Shady hall. So, doon habang mga kaganapan, ang tagal ng kanila mga celebration, dito ang kasalan dito is mostly picture talaga sila. Mostly picture talaga. Lahat ng kaanak nila picture one by one, matatapos ang picture nila siguro ng mga 5 oras, 6 na oras saka pakakain. Saka pakakain. Magpicturan muna lahat 'yan before i-serve ang mga pagkain. So sa kaligitnaan, dalawang kasal yung napuntahan namin. Dalawang kasal, ano, sama sila, parang kaanak sila. Kaanak lang sila. Oh. Siyempre, of course, fixed marriage ng kanilang mga magulang. Galing sila sa abroad, sa ibang bansa. So, ang kapatid ng babae, kasal also ng kanyang kapatid na lalaki. So, sabay sila pinagkasal. Isang celebration talaga. Malaking celebration kasi mayaman sila. Sobrang yaman nila. Siyempre, taga-ibang bansa sila. Ang isang dollar ba naman dito sa bansa sa galing sila is ang value 200 plus ang isang dollar. Katulad sa atin, ang value ng dollar sa US sa Pinas is 40 something or 50. Dito sa kanila is 200 plus. Oo. So, yun. Napakayaman yung mga babae, yung ang pamilya ng mga mag ikakasal, lahat may coloriti, lahat may mga barloloy, lahat talaga yan, lahat, oo. Makikita nyo yan sa traditional na kasalan natin dito sa bukid. Ipapakita ko sa inyo, pero siguro ako lang makikita nyo yun at saka si Mayra. Kasi yung mga ibang mga babae, bawal talaga bidyuhan. Siguro, ang ma-invite ko lang siguro doon sa kasalan ko dito is yung mga bata na needy kids dito sa amin. So, pag a-attend sila, syempre, aayusan ko rin sila with matching with their makeup and tawag nito, mga jewelries nila. Oh, ang lalaki ng mga jewelries dito. Walang jewelries dito na maliliit. Meron, pero kunti lang. Pero kadalasan talaga yung gamit nila is ang lalaki na meron pa yung pilikmata nila dito na ang hahaba talaga pag humahangin. Ganon-ganon yung pilik mata, matatawa ka lang. Oh. Grabe, todo makeup sila dito pag mayroong kasalan. Yun ang magandang tingnan sa kanila kasi walang pamilya ikakasal na walang makeup. Pati bata, mini-makeup pa nila yan. Oh. Tapos paso-paso na yan sila doon, one by one sa kamera. Mayroong video talaga yan. Oh, oh. Papunta pa lang yan, marami ng video. Mayroong helicopter, may drone na helicopter. Oh, oh. Tapos ang daming mga stop kasi video. Ang kasalan dito is mostly video. Hindi yung pagkain nila. Talagang sinusulit nila yung pictures, yung mga kamera na yan para siguro sa kanilang unforgettable memories siguro. Oo, sa kanilang happy moment sa kasal. So, ito na. Habang padami ng padami yung mga tao, kami naglalakad kami ay nakaupo lang sa doon sa venue. So hindi ko inaasahan makita ko yung aking
sponsor family na yung may baby, baby girl na may sakit. Oo. So, nakita ko sa lahat na sila lang yung napaka-ultimo doon. Walang pumansin, walang kumausap, walang nagbigay ng upuan. Nakita niyo, simple lang yung damit ko, pero mas kung ano yung nakita niyo sa video ko na kung ano yung pumunta sila sa bahay dito, ganun lang yung suot nila doon, si mami at saka yung bata at saka yung mga anak niyang lalaki. Tinitingnan ko lang sila, bakit hindi sila umuupo? Lahat naman tao nakaupo na, sila nakaano lang sa gitna, nakatayo lang talaga sila. Siya isang nanay, may karga siya, karga niya yung buhat ng baby girl. Tapos, yeah. Tapos yung anak niya na ano, na dalawa, lalaki, dala niya. Tinitingnan ko lang talaga, bakit hindi sila nakaupo? Ako kasi nakaupo kami dito, kasama ko yung mga kapitbahay namin na mga mayayaman talaga, oo. So, kasama ko yung anak ko, si Mayra, si Sammy, mga lalaki, si Elias, si Bilal, sa other room yun. Iba ang lalaki, iba ang babaeng side. So, yun, habang tinitingnan ko talaga sila, mga 30 minutes na ako nakatingin sa kanila, nakatayo lang talaga sila. Walang nagbigay ng mga upuan. So, hindi ako nakatiis. Nilapitan ko sila. Sabi ko, Mami, bakit kayo nakatayo lang? Lahat naman tao nakaupo. Sabi niya, wala nang upuan eh. Wala na daw upuan. Eh, binyo yun eh. Napakaraming binyo. Sabi niya, wala kaming umaupuan. Wala namang upuan. Wala naman nagbigay ng upuan. Sabi ko, ha? Sabi ko, uy, lahat ng tao nakaupo, kayo lang nakatayo. Di, tinawag ko yung ano, halika dito. Dito kayo sa tabi. Tinawag ko yung isang waiter doon na nagsiserves ng mga ano, mga tubig, nagbibigay ng mga ganyan. Sabi ko, oy, oy, halika. Bigyan mo nga to ng upuan, o, dalawa, tatlo sila. Di, umalis yung waiter, naghanap ng upuan. Maya-maya bumalik. Tinawag na sila, sabi niya, halika kayo dito, dito kayo banda, o dito banda. Di, yun na, sabi ko, sige, umupo na kayo doon. Sige na. Kasi, ang pagkain naman, wala namang pili. Ipagbuksan na yung pagkain, automatic lahat kayo kuha ng pagkain. Yun, serve by your own. Sabi ko sa kanila, kumuha kayo ng maraming pagkain ha. Kumuha kayo, kumain kayo ng maraming pagkain. Walang bayad dito. Kasi, imbitado kayo. So, it means, pumunta kayo dito, kumain kayo ng kumain. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mahiya-hiya dito. Ba't ka nahiya-hiya? Hayaan mo yung mga tao niyang mayayaman. Basta, kung mahirap man ganyan, basta gawin mo lang. Oh, gawin mo lang yung tama. Oh, sabi ko sa kanila. Huwag kayong maghiya-hiya, sabi ko. Pagkatapos nun, nabigyan na sila ng chairs. Wala talagang pumansin sa kanila. Doon ako na nakawa. Parang akong natutunaw sa ano, sa sarili ko. Kasi ako nakaupo. Yung ultimong tao, hindi man lang nakaupo. Sobrang sakit sa dibdib yung ganung sitwasyon. Na mayayamang tao, hindi man lang makuha na halika, upo ka dito. Para bang pinagdidirian ka? Oo, sa sitwasyon nila, parang pinagdidirian sila. Kasi nga, sa daming tao, walang kumausap, walang nagsabi na, uy, halika. Eh, sa daming bata na kasama, may maliit na batang babae. Tapos, yung ano, may kasamang tatlos pa siyang mga anak na maliliit, medyo mga ano, 5 years old, ganyan, 6, 7, ganyan. Wala man lang talaga nagsabi na, halika dito, tabi tayo, hati tayo ng chair, upuan. Doon, parang nasad ako doon sa ganun na nga ang buhay, i-treat ka pa ng ganun. Super sad, no? Tapos yun, doon ka. Tapos yun, ano na, bumalik na ako sa upuan ko, hinatid ko sila doon sa upuan nila na binigay. Bumalik ako doon sa upuan ko. Pinagtitinginan ako ng mga tao, oo. At least I did my best, diba? Hindi naman siguro yun kahiyang-hiya yung ginawa ko. Lahat sila pinagtitinginan ako at saka ako lang mag-isa ang ano doon.
kakaiba doon, foreigner ako, hindi ako Pakistani, tapos I give a chance, I give my very best to that very poor person. Oo, lahat sila mayayaman. Nakatingin sila sa akin. So, what? Ganun eh. May feelings ako doon sa taong mahirap kasi mahirap ako. Same kami ng pinagdaanan. Yung mga taong mayayaman, walang pakialam. Oo, sobra. Sobrang-sobra naawa ako doon sa pamilya na nakatayo ka lang. Ang sakit sa dibdib, walang kumausap sa'yo. Sobrang ano ni mami, nakikita ko sa mukha niya na sobrang upset siya siguro. Sobrang, ang sagot lang niya sa akin, walang nagbigay ng upuan eh. Walang ano eh, walang ganito, ganyan. Ganun lang sagot niya. Oo, tapos yun. Sobrang awa ako sa kanya. Tapos pagbalik ko sa upuan ko, may kapitbahay kami na ano, sobrang yaman dito, galing sa ibang bansa. Ilan ang sasakyan, sobrang yaman, mga brand yun, laki ng bahay. Sabi niya sa akin, alam niyo ang sabi niya sa akin? You did your very good job. O diba, in English speaking pa ako, kasi sobrang yaman. Hi, how are you? You're just watching, you have mini money, and I don't have. Saan yung makatao mong puso? Meron ka lahat, can afford mo lahat, pero hindi mo kayang magbigay kahit 1/4 sa 1/4 ng pera doon sa mahihirap. Kahit man lang ibigay mo yung sabihin mo. Kahit walang sabihin mo, oy waiter, come here. Give her chair. Ganyan. Mag-voice out ka kasi Pakistani ka. Pakistani yung ano, mahirap. Bakit pinagtitinginan nyo lang? Sa isip-isip ko, tahimik lang talaga ako. Oo, alam nyo sa ginawa kong yun? Siguro nabigyan ko sila ng listen, learn sa kanilang lahat. Oo. Siguro nung time na yun, iniisip nila. Kasi mostly mayayaman ang in-invite nun eh. Nakapunta lang siguro sila mami kasi maraming sasakyan, 30, 50 ang sasakyan na niririntahan na walang mga sakay. So sinakot lahat siguro ng kapitbahay para makapunta doon. So, andyan yung ang sakit sa pakiramdam na bilang isang mahirap, no? Tapos gaganunin ka pa. Siguro nung time na yun, kasi nagpaso-paso ako doon sa gitna, talagang hinahawakan ko sila, punta ka kayo doon, ganito, ganyan. Tinawag ko yung waiter, nabigyan sila ng space, bigyan sila ng upuan. So, lahat sila nagtitinginan sa akin, lahat sila mayayaman, lahat sila nakatira sa ibang bansa. Pero, they did not did their part to help the poor. Yun lang, ang masakit doon, kapwa mo, hindi mo kayang tulungan na pareho kayo. Meron talagang tao yung ganun, no? Kumbaga, mayaman ka, mataas na talaga tingin mo sa sarili mo. Hindi ka naman mamansin doon sa mahirap. Sobra. Sobrang sakit kasi mahirap ka, dinadaon kang mahirap, lalo kang inaapakan. Oo. Ganon dito, kapag mayaman ka, ang friend mo is mayaman din. Ganon, kahit saan tayo siguro, ganon ang tao. No? So, after that, I'm doing na nakaupo na sila. Nakaupo ako, tahimik ako, sabi ko, tama ba yung ginagawa ko? Hindi ko napansin ang mga tao sa mga paligid na pinagtitinginan ako. Para bang, after all, parang may hiya ako sa sarili ko nga. Ay, pinagtinginan pala ako. Nakakahiya rin pala siguro yun. Ganun sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, doon lang ako
naantig doon sa katibol ko. Kasi yung katibol namin is malaki. Yung isang pinakamayaman doon nagsabi sa akin, Rosana, you did your very good. Yes, you did your very good, right? Sabi niya sa akin. Sabi ko, gumanon lang ako. Wala sa akin yun. Kasi talaga bang tayo bilang Pilipina, nandoon yung awa, unang-una, nandoon yung makakita ka ng gusgusin, nandoon yung kahit niluloko ka man ng gusgusin, basta naaawa ka lang yun. Oo, hindi lahat ng tao na pareho ang utak, mayaman, mahirap talaga. So yun, ang katibol ko, nagsabi sila sa akin, yung ibang mga tao, nagsasabi, ganyan sila. Siguro ako na yung pinag-uusapan nila ng gano'n. Nagchichismis sila, lagi sila na ganyan. So ako na siguro yung pinag-uusapan nila. So, in my side, nakilala siguro nila ako na isa akong Pinay. Mahirap ako. Pareho kami ng life doon kay Mami. Sobra. Kasi, sana man lang doon sa mga nakaupo na yun, na-realize nila na next time, if they see like this situation, maalala nila ako na, ay, ang bait ng asawa ni ganito, nito, ganito, ganyan. Masasabi mo yan kasi learn from experience, kumbaga. Sana doon sa mga taong yun, sa lahat ng nakaupo ng mga taong yun, after, kung meron man silang makagitang ganun, maalala nila ako, tulungan nila kung ano yung dapat tulungan, no? Hindi yung makakain ka lang, may nakita ka dyan nakatayo, huwag mong pansinin kasi ang dala naka-plastic lang. Ang mga buti ng bata nakalagay lang sa mga plastic. Ang buti nakalagay sa plastic. Tapos sila, ang bag nila, ang mamahalin ngayon, ganyan. Huwag kayong ganyan sa mga nanonood. Masakit isipin pag ganun, no? Meron ka, tapos yun lang, ang masasabi ko talaga, ako yung tao na galing ako sa mahirap, na hindi ako nakakalimot. Although, hindi naman ako mayaman ngayon, nabibili ko lang yung pagkain na gusto ng kainin ng mga anak ko, na provide lang namin sa pamamagitan ng inyong suporta. So, i-share ko lang yung aking experience dito sa Pakistan na super unforgettable talaga. Ito ang unforgettable moments ko dito sa Pakistan na napakakaawang pamilya, nakatayo lang sa loob ng isang, kumbaga, malaking binyo, lahat ng mga tao, may kuloriti, siya wala. O ano yung damit na pumunta siya dito sa bahay, yun lang ang damit niya ng mga anak mo. Wala talagang pumansin kapag ganun, di ba? Andun yung scarf mo, butas-butas. Tinanong nga ako ng waiter, sino yung anuhin mo? Sino ba sila? Parang pinagtinginan nga siya ng waiter, parang gusto siyang palabasin ng waiter. Oh. Tinignan pa siya ulo pa, kasi nga, sila yung talaga yung ultimo doon, sila lang yung kakaiba doon, sobra. Sobra akong naawa sa sitwasyon ni Mami. Oh. Na-realize ko hanggang ngayon pagdating namin sa bahay, sabi ko, sana hindi man pareho ang buhay ng tao. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa taas ka. One day, if they become rich sa pamamagitan ng kanilang anak, pag lumaki ng kanilang anak, hindi ganun siguro yung buhay na ano. Minsan aangat sila ng itaas siguro. Hindi sa kanilang sakripisyo, sa kanilang ano, na walang reklamo sila sa buhay nila. Alam ko, ipipraise pa sila ng itaas. Ipipraise sila ni God na ganito kayo kabait, I will bless you more. Oo. Sabi nga ng mga kapatid niyang babae, nung mga anak
Mama, wala tayong TV, wala tayong cellphone. Ang sagot ng nanay niya, hayaan mo pag lumaki yung kapatid mo, which is 12 years old pa yung lalaki na inaasahan nila na yun ang magtaas sa kanila sa kahirapan. Kasi pag ang lalaki dito, pag lumaki, yun talaga ang magtrabaho para sa pamilya. Ang sagot ng nanay, hayaan mo kapag makatrabaho yung kapatid mong lalaki, pag malaki na siya, saka na siguro tayo makabili ng TV noon at saka yung mga cellphone. Maliit pa yung bata, 12 years old pa, tapos nakasalalay sa kanya yung ano, yung bang ano ng pamilya. Marami sila magkapatid. Tapos doon lang iasa sa bata na ano, kasi matanda na yung tatay. So yun lang. Nakita niyo na yung buhay nila na sinashopping ko sila na isang sakong ano, pagkain nila or yung mga damit nila. So yun, dito nagtatapos aking kwentuhan. Nadala lang ako doon sa sobrang nakakaawang ano, kung pwede palang videohan, nakatayo siya almost 30 minutes. Sobra siguro, tutulo yung luha nyo kung kayo mapanood ninyo. Lahat ang saya-saya, lahat nagchichismisan sila sa malalaking table, pero may tao na nakatingin lang sa kanila, nakatayo lang, ultimo, butas-butas yung mga ano, yung mga scarf, yung mga ano. Siyempre, wala talagang pumansin sa'yo pag ganun, no? So, yun lang, listen and learn sa mga mayayaman doon na nakatingin. Kung ano man yung nasabi nila sa akin siguro, hindi ko alam. So, yun. Salamat. Thank you for watching. Yaw-yaw ako, magtrabaho muna ako. Thank you guys, salamat. God bless everyone and spread love guys. Salamat.